Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Jonah for those who are new here. Ang inyong Ate Jing ay muli namang nagbabalik para magbigay sa inyo ng tips, ideas, advices, and guidance for your long-distance relationship. Pero sinisikap ko guys na kahit yung mga nasa short distance ay makaka-relate man din sa kung ano man yung mga pinag-uusapan natin sa bawat video. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay 10 signs na nahuhulog ang lalaki sa'yo. It doesn't matter guys kung ma-short o nasa long distance man yung pakikipag-usap mo doon sa tao. Ang importante ay makita mo itong mga signs na to. Kung nahuhulog nga ba ito sa'yo, nang sa ganun ay kahit papano guys ay hindi ganoon na tumubo ng husto yung mga expectation mo o kaya yung mga false hope na pwede kang magkaroon dahil nakikipaglapit yung tao sa'yo. Kasi usually nakikipaglapit yung lalaki sa babae guys is because of attraction. Pero yung attraction na yan guys ay napakahirap mag-last kung makikita niya na yung personalidad mo na hindi compatible sa kanya. Kasi nga ang lalaki is used to be a hunter. Lalo na foreigner, hinahunt nila yung the best at package na guys. Kaya kung minsan nakikita nyo yung kapartner o yung kasama ng mga foreigner ay hindi ganoon kagandahan, pero compatible naman yung personalidad doon sa kanila, ay yun, tinutuluyan nila. So bilang wise woman guys, para hindi ka mabigyan ng false hope, ay hayaan mong mahulog muna yung lalaki sa'yo bago ikaw sa kanya. So habang kinikilala ka niya, habang inaalam niya yung personalidad mo kung compatible ba doon sa kanya, ay dapat sabayan mo yun. Dapat ganoon ka rin. Huwag ka munang mahulog sa kanya gayong nakikipagkilala pa nga lang siya sa'yo. Kaya para di ka masaktan, brace yourself. Huwag mong hayaan na mahuhulog ka una sa kanya. Be yourself, ipakita mo yung best mo, ipakita mo na deserving ka sa kanya, nang sa gayon ay mahulog siya sa'yo. So curious ka na ba kung paano mo malalaman na nahuhulog sa'yo ang lalaki o nahuhulog na ba sa'yo ang ka-LTR mo? Tara, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button below at huwag mo rin kalimutan guys na itap yung bell button natin so you will be notified to all of my upcoming videos. So here we are guys, 10 na naman tong pag-uusapan natin. Medyo mahaba-haba, kaya ihanda nyo na yung coffee nyo or any drinks, chichirya ba ngayon na pwede nyong pagtiyagaan habang nakikinig. So huwag na natin tong patagalin, kaya let's go straight to our tip number 1, which is mabuting pagdadala o pakikitungo niya sa'yo. Kung nasa LDR ka, syempre nandun dapat makita mo na pag nakikipag-usap siya sa'yo ay magalang at may respeto. At hindi lang yun sa unang araw o kaya sa pangalawang araw, tatlong araw guys. And so on dapat. Yung tipong habang kinikilala ka niya ngayon, yung sweetness, yung paggalang at yung respeto habang nakikipag-usap siya sa'yo, yung pakikipag-usap niya sa'yo, ay dapat makita mo yun kahit umabot na kayo ng 2 buwan, 3 buwan. Kasi sa stage na yan guys ay pagkikilanlantayan sa isa't isa. Yung ibang approach naman ng lalaki guys habang kinikilala ka niya ay dinadaan niya sa yung tipong parang pinipikon ka. Pero habang pinipikon ka niya guys, makikita mo kung nahuhulog sa iyo yung lalaki ay nandoon pa rin yung paggalang, pagrespeto at yung parang pag-iingat ng paggamit ng words sa tuwing nagte-text siya sa iyo kahit pinipikon ka niya. Kaya ang lumalabas, napipikon ka sa kanya pero nandoon na kinikilig ka kasi yung sweetness nandoon kasi nga nag-iingat yung lalaki na hindi kanya magalit. Kaya aside sa mabuting approach ng lalaki guys, nga nahuhulog siya sa'yo, ay pinipikon niya yung babae, hindi po ginagalit. Kaya ka nga kinikilig kahit napipikon ka sa kanya kasi nga ganoon po yung ibig sabihin nun. Pinipikon ka, hindi ka ginagalit. Pero kinikilig ka at the same time kasi alam mo na pasok yung mga linyahan niya. Now let's go to our tip number 2, which is siya ang magbibigay sa'yo. Ang ibig ko pong sabihin guys ay yung tipong siya yung magpaparaya. Kung may ideya ka ay pagbibigyang daan niya yung ideya mo. Kung may pag-uusapan kayong isang topic na parang yung tipong magkaiba kayo ng pananaw ay pagbibigyan niya yung opinion mo.
para lang hindi kayo magkaroon ng debate o kaya away, ay pagbibigyan niya yung opinion mo. Now, let's go to our tip number 3, which is gusto niyang malaman ang background mo. Kaya pag nahuhulog yung lalaki, ay natural lang po na magiging curious siya sa background mo. Nandoon na magtatanong siya about sa pamilya mo, about sa job mo, about sa circle of friends mo, about sa mga taong nakapaligid sa'yo, about sa mga activities and hobbies, o sa mga bagay-bagay na pinagkakainteresan mo. Natural lang po yun, guys, na maging curious siya. Kasi nga, nahuhulog siya sa'yo, kaya gusto kanya kilalanin ng lubos. Now, let's go to our tip number 4, which is, nababasa niya ang pagkaikaw. Ano bang ibig sabihin nito, guys? Na yung tipong nailalagay niya yung sarili niya doon sa kinatatayuan mo. Na yung tipong kung ano yung sinasabi mo ay naiintindihan niya. Kahit ba napakahirap yun na sitwasyon, alam mo na napakahirap yun na sitwasyon na maintindihan ng iba, pero naiintindihan niya. Kasi nga, nailalagay niya yung sarili niya doon sa kinatatayuan mo. Now, let's go to our tip number 5, which is, masaya siya pag masaya ka. Kumbaga, sa oras ng katuwaan, guys, ay pag natuwa ka, ay natuwa rin siya. At hindi ikaw yung pinagkakatuwaan niya. So, nandoon din yung factor, guys, na pinasasaya ka niya. Yung tipong nagjo-joke siya sa'yo, ginojoke ka niya, para mapatawa ka niya. Makikita mo yun, guys, sa vibes ng pakikipag-usap mo sa kanya. Yung tipong napakagaan lang, masaya lang habang magkakonekta kayo. At since masaya ka, syempre ikaw yung kasiyahan niya pag masaya ka, kaya nandoon na pag nagkakausap kayo ay walang negative vibes na nahalo dito. Pag ganyan po yung kachat nyo, ay isa po yan sa mga sign na nahuhulog siya sa inyo. Now let's go to our tip number 7, which is, ina-update ka niya kahit hindi ka nagtatanong. Instinct niya na yun, guys, na magbigay siya ng update sa'yo kung nasaan siyang lugar, kung ano yung ginagawa niya, kahit hindi ka nagtatanong. Kasi nga, nahuhulog siya sa'yo, so gusto niyang maging bilong ka sa kanya. At ganoon din siya sa'yo. Gusto niyang magkaroon ng impact yung sarili niya doon sa'yo. Kaya, ina-update ka niya kahit hindi ka nagtatanong. Kasi gusto niyang mag-curious ka rin doon sa kanya. Kasi nga, nahuhulog siya sa'yo, kaya gusto niya ngayon ng attention mo. Now, let's go to our tip number 8, which is, masasandalan mo siya. Ano bang ibig sabihin nito, guys? Yung tipong hindi lang siya yung kwento ng kwento sa'yo, kundi nakikinig rin siya doon sa mga kwento mo. At kahit anong oras, kung nangangailangan ka ng someone na makinig sa'yo o kaya tumulong sa'yo, ay nandyan siya na anytime pwede mong madisturbo, anytime pwedeng makinig sa'yo, anytime pwede mong makakonekta. Kung may problema ka, ay pwede mo siyang masumbungan anytime. Kung gusto mo nang makausap, ay nandyan siya. Pwede mong makontak. Now, let's go to our tip number 9, which is, siya ang mag-i-effort sa'yo. But of course, guys, pag sinabing nahuhulog ang tao, ay syempre, nandoon na nagmamahal siya sa'yo. So, dahil siya ang nagmamahal, ay siya ngayon ang mag-i-effort para magkakonekta kayo. Siya ang magbubukas ng topic para pag-usapan nyo. Kasi nga, gusto kanyang makausap ng matagal, gusto kanyang makasama kahit ba nasa chatting lang. Ang importante, guys, ay nandun kayo sa isang linya. Kasi nga, nahuhulog siya sa'yo, so gusto kanyang makasama. Hindi man literally na nahahawakan kanya, pero since nga LDR kayo, ay sapat na po yun na magka-chat kayo o kaya magkatawag kayo ng matagal, kaya mag-i-effort siya na mag-open ng topic para lang manatili ka sa kanya. As long as ang bawat isa naman sa inyo ay free. Now let's go to our tip number 10, which is, mararamdaman mo naman yun eh. Kasi aside sa mga tips na to, guys, ay nandun na mararamdaman mo yung concern niya, yung effort niya, first of all, yung gusto kanyang makasama, gusto kanyang makakonekta. So, siya itong unang mag-i-initiate ng conversation, unang kukontak sa'yo para lang makipag-konekta sa'yo. And take note, guys, ang taong nahuhulog sa'yo ay hindi mo lang yan maririnig sa kanya na gusto kanya, na nahuhulog siya sa'yo,
Kung hindi, mararamdaman mo ito mismo. Pero mararamdaman mo lang to, guys, na nahuhulog siya sa'yo sa isang bagay kung wala kang expectation. Kasi kung puno ka ng expectation, guys, sa pag-approach niya pa lang sa'yo, ay wala na, nahulog ka na sa kanya. So, mapupuno ka na ng expectation ngayon na hindi mo na mapapansin yung ginagawa niya kung nahuhulog ba ito sa'yo o hindi. Kasi ang i-entertain mo ay yung sarili mong emosyon na lang. Hindi mo na ma-i-entertain yung ginagawa o totoong pakay ng ka-LDR mo, unang lalaki na nag-approach sa'yo. Kasi nakatuon ka na lang, nakafocus ka na lang doon sa sarili mong emosyon, sa sarili mong pakay na gusto mo siya. Na hindi mo na naisip, gusto ka rin ba ng taong nag-approach sa'yo? Kasi ang lalaki, guys, mag-a-approach sa babae, hindi lang purong attraction. Maaring ito rin ay gagamitin ka lang, maaring ito rin ay may makukuha siya sa'yo. Kaya ganoon na lang kahalaga, guys, na maging mapagmatsyag sa taong mag-a-approach sa'yo. Kung totoo nga ba itong attracted sa'yo o may hidden purpose kaya kanya in-approach. So that's all, guys. I hope may napulot na naman kayong ideas na pwedeng makatulong sa long distance relationship nyo o sa sitwasyon kung saan naguguluhan ka ngayon. And for more LDR tips, guys, huwag niyong kalimutan na i-check yung playlist ko. Nandun lahat ng LDR tips ko na pwedeng makatulong pa sa inyo kung saan kapupulutan nyo pa ng mas maraming gabay para sa long distance relationship nyo especially. And of course, for your reaction and suggestion, huwag niyong kalimutan, guys, na magpili ng comment sa ating comment section below para talaga yan sa opinion nyo. And for those who doesn't want to be exposed to our comment section, you can always follow me on my Instagram o kaya sa aking Facebook page na ang link ay ilalagay ko sa description box para diretso na kayo doon sa Facebook page ko. And but of course, bago natin to tapusin, guys, let me do a shout out first to Simply Jane Vlogs watching from Singapore, Raquel Serondo watching from Riyadh, Saudi Arabia, Julieta Maghanoy watching from Agdao, Davao City, Jovian Lagahit watching from Saudi Arabia, and shout out din, guys, kay Pinay J and J Vlog, Jenny Ligotom watching from Riyadh, Monica Castor watching from Lebanon, Lorna Bagor watching from Hong Kong, Analila Nohan watching from Cebu City, Jennifer Adoy watching from General Santos City, Ivy Javier watching from Taiwan, Mary Ann watching from Davao, Susan Seno or Sue watching from Cebu, Alma Timunana watching from Saudi Arabia, Lynn KSA watching from Jeddah, Saudi Arabia as well, Rebecca RMDG watching from Saudi Arabia, Riyadh, Lily Ramirez, shout out rin po, at saka kay Rin A, shout out rin po kay Liwanag Magbuo watching from Singapore, and to our last one, guys, na si Chari Fronda watching from Muntinlupa. So that's all, guys. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you in my next video. Bye-bye.